Oh, hello, good day. So, viewers, good day sa inyo lahat. So, andito na naman ako muli upang mag-promote at mag-review dito sa Santo Niño, San Felipe, Zambales. So, kung nakikita nyo yung background ko, ayan, may bayang dagat. So, mga local tourists dyan, ano, sa mga viewers ko yung nagre-review. So, kung naghahanap kayo ng mga affordable na beach resort dito sa Zambales, so, inire-recommend ako sa inyo, isama nyo na sa inyong bucket list, ang Seacube Beach House, San Felipe, Zambales. So, yung mga local tourists natin from Manila, Bulacan, so, yung mga, lalo ngayon, darating ng summer, so, nararamdaman na natin ang init ng panahon. So, itry nyo namang isama sa bucket list nyo ang Subic House. So, iwanan muna natin yung mga trabaho natin dyan, pampaalis stress. Mag-stay tayo rito 2 or 2-3 days dito sa Zambales para mag-chill, mag-relax. Kapag nandirito kayo, guys, kung makikita nyo, tingnan nyo yung aking background sa likod. Kapag nandirito kayo at nagpunta kayo rito at nasubukan nyo mag-relax dito, ginitiyak ko sa inyo 100%. Hihiwalay, guys, ang inyong kaluluwa. Ayan, dahil sobrang relaxing ang place. Ayan, makikita nyo. Ayan, so, mga viewers, ano, mga local tourists, ini-invite ko kayo pumunta ngayong nalalapit na summer dito sa Zambales. At inuulit kong muli, may Facebook page sila kung paano malocate. Search nyo lang sa FB ang kanilang page located at Santo Niño, Zambales. Okay, viewers, tignan na natin kung anong meron ang Seacube! So, viewers, ito yung ano, no, yung parking area ng Seacube. Yan. So, may kalawakan, maluwang, and nakita nyo yung gate. So, ngayon, mag-start tayo kung ano meron ng Seacube. So, mag-assist sa akin, yung kanilang staff dito, si Madam Gulay. Ayan. So, Madam Gulay. Oh, how are you? Okay lang po. Oh, ito si Madam Gulay, ang staff ng Seacube. And si Pare Koy, ang guard dito. Ayan. Oh, wala ba siya? Shoutout, Pare Koy. Wala. Anong pangalan mo? Winnerson. Si Winnerson, yung guard. Yan ang katiwala nandiyan ng may-ari. Anong pangalan ni Madam? Si Madam? Kat Villanueva. Shoutout nga pala sa iyo, Madam Kat Villanueva, at nagtiwala ka sa akin para mai-promote natin itong place mo. Okay, Madam Gulay, start tayo dito. How about sa sa mga amenities katulad nitong mga gas range, utensils, ano ba ang ano nito? Free to use ba o ano? Ano po, Kuya? May gas stove po, Kuya. 400 po per day. Kasama po rice cooker. Mm-hmm. Tapos may free 5 gallons po ng tubig. Mm-hmm. Free use of freezer. Mm-hmm. Tsaka mga paglutuan. Oh, itong gas range, ano? Free to use. Hindi po. 400 per day. Pero yung utensils pwedeng gamitin. Opo. Yung mga lang, Kuya. Mga plate, mga kwan, hindi po kasali. Hindi kasali. So ito kasi freezer. May fridge and freezer sila dito, ayan. So ito may additional ka pang ano dito, gas range. Pa-invest po na lang gas sa may YouTube. Hello guys, kung gusto niyo pong mag-book sa Seacube Beach House, i-visit niyo na lang po yung Facebook page nila, Seacube Beach House po. Tapos if ever po, nandito na po kayo sa may resort at nakapabook na kayo, meron po kayong pipirmahang waiver. Ito so, po, may waiver po kami. Tsaka,
sasabihin ko sa inyo. Basa po bago pirma. Kasi nandito po yung mga do's and don'ts namin. Yung rules na. Yung rules na. Ng, nakalagay po dito yung mga rules. Kaya sana po, basahin nyo muna bago yung pirmahan. Para at least po alam nyo. Okay. Thank you, Madam Gulay. So, doon naman sa ano, tatanungin kita, Madam Gulay, doon sa entrance fee. Wala po kaming entrance fee, kuya. Tsaka wala rin po kaming parking fee. Oh, yun ang maganda. Walang ano, entrance fee. Entrance fee, tsaka parking fee. Mm-hmm. So, ito nga, ATV nyo, rental ba ito? Pero guys, gusto pong mag-rent, meron lang po kaming kinakontak para po may hatid dito yung ATV. Ah, may on-call. Po, on-call po. Ngayon, kung sakali ako, gusto kong mag-rent, magkano ang per hour nun? 1,200 po per hour. Ah, 1,200 okay. Per hour. Okay, maganda. Tsaka pag, ano po, pag gusto nilang mag-surfing po, meron din po kaming ano po, mm-hmm. on-call na pwedeng mag-assist po sa kanila. So, may ilang rooms kayo dito? Ano po? Meron po kami 4 na pre-fab. Tapos po, meron po modern cube. Pero yung modern cube po, 3 pa lang po yung available po sa ngayon. So, pwede natin makita yung available na modern cube? At yun po yung modern, dito po yung pre-fab. Pre-fab po. Ah, pre-fab? So, ang tawag nyo dyan is pre-fab. O sige, pasok ka para ano? So, ilang packs ang capacity nito? Good for 6 packs po. Adults. So, all white siya, no? Opo, all white po talaga siya. So, ilang packs ang ano? 6 packs po siya. 6 packs. So, viewers, oh, ganda ng rooms nila. All white. With air condition. With saka, aircon. Okay, ito yung aircon nila, viewers. Ayan. So, ito yung ano, CR. So, titignan namin ni Madam Gulay. So, may ilaw, ano? Opo. Mayroon po siyang hot and cold. So, okay. So, maganda yung materials. Ayan, kung nakikita nyo, may hot and cold. Ayan. Hello, viewers. Okay. So, malinis. Yan, kung nakikita nyo. Mabango. Di ba, Gulay? O, yan. Ulitin ko ulit, magkano na to? Ano po, pag weekend rate po namin is 5,000. Ay, weekdays rate po namin, 5,000. Weekend po, 6,000. Okay. O yung viewers, narinig niyo yung sinabi ni Madam Gulay, ano? Yung rate. Tsaka meron po kami, ano po ngayon, 10% discount po. Mm-hmm. Ang booking po noon is January 26 to February 16. Basta yan po. Mm-hmm. Yung ano niya, booking day po. Okay, ah. Pero pag holiday season po is same po yung rate ng weekend. Okay, viewers, ayun, narinig niyo kay Madam Gulay, ano? Para may idea na kayo kung sakaling magpunta kayo ngayong this coming summer. So, narinig nyo na yung rate. Anong pangalan itong rooms mo, madam? Ito po yung pre-fab. Ito yung tinatawag na pre-fab. Pero, viewers, ilalagay ko sa screen ko yung mga rate din para mas lalo nyo maintindihan. So, saan pa tayo yan, Madam Gulay? Sa modern cube. Saan ang modern cube mo? Ay, may pipe. So, magkamukha naman itong yes po. Itong isa at saka yung ano, no? Yes po, magkamukha. Magkamukha po. Pero modern po kasi siya. So, ito, free to use naman na ito. Pagka na tumatambay sila rito, itong table and chairs. Ano? So, ang ganda ng place nyo, ha? Kita mo yung papuntang baybayin dagat, oh. Meron siyang pine tree na nakapile sa gitna. So ito, magkamukha lang naman yun. Opo, same. Okay. Same. So, uniform sila. Ito naman yung apat yung modern.
Ah, itong magkakatapat na ito. So pwede natin makita yung modern ano. So sige, titignan ko muna itong ano mo rito. So palagay ko, Madam Kulay, marami nang nalasing dito, ano? Oh, marami nang nalasing dito kasi ayun guys, oh, puro bote yung naka. Kita niyo naman po mga souvenir namin sa mga guest naming lasing. Oh, yan. Oh, marami nang nalasing dito. Lasing po sila pero tahimik lang. Oh. Hindi naman po sila nang gugulo. Ito yung modern pub. So ayun yung baybayin dagat, malapit na tayo. So may mga guest ba kayo ngayon? Meron pong parating ko yan. Oh, ilang capacity to? Ilang packs? Same lang din po kuya, good for 6 packs din. Good for 6 din. So same lang ano? Mas ano lang, modern. Talagang anong mahilig kayo sa puti? Bakit? Yun ang tanong ko, bakit puro puti? Maaliwalas tignan kuya pag puti eh. Maliwalas po siya sa mata. Tsaka malamig sa mata. So ito, mas naiiba naman itong CR mo kaysa sa kabila. Modern na siya. With glass. Yan, viewers. Oh. So ito yung bowl. At saka, kung makikita nyo, super kintab. Mabango. Yan. Okay. Cute nung hagdanan mo, ah. So, magkakamukha naman yan, ano? Tsaka yun. Opo, same lang. Same lang. So, huwag na natin ipakita. Total, magkamukha naman, ano? Opo. Yung amenities nyo rito, so, magkakamukha naman yan, viewers. Tsaka yun. Ito, tsaka yun. So, kaya din na namin ipapakita ni Madam Gulay. Kung ano yung nakita natin dito, eh, magkamukha lang naman. Same rate din. So, yung mga grill section nyo, katulad nung gano'n, pretty use. Pretty use po yung barbecue grill. Yung barbecue grill. Okay. So, punta na tayo ng ano, Madam? Baybayin dagat? Tara, kuya. Okay. Ito yung mga, ito yung sinasabi ko sa inyo mga viewers, ano, mga local tourists. Ito yung pinagmamalaki namin dito sa Zambales. Yung linaw ng tubig at saka yung linis. Sa palagay mo, Madam, mga ilang minuto bago tayo makarating ng baybayin dagat? Three minutes ano, magmula doon sa, ano, sa rooms. So maganda rito yung sa umaga. And kung makikita nyo, viewers, yan nakapile na yung puro pine tree. Magmula doon. Yan. So, ang ganda niya tignan. Mostly, anong buwan talaga kayo pinapasok ng mga guests dito? Mga ano kuya, Bermans. Basta pagparating na yan, ano, mga kahit itong March. Kahit mga rainy season kuya, madami rin. Marami pa rin. Okay. So, hello. Honey. Hello. So, yung may doggy sila rin.
Okay, tara viewers. So ito, ibang may-ari niyang kabila. So wala kayong ano rito, yung tinatawag na open cabana sa mga pagdating dito? Ano lang, mga pre-fab tsaka powder cubes. Ah, doon lang kayo, yung guest house, ano? Kasi ito po, pwede pong tambayan ng mga guest mo pa gusto nilang mag-uni muna sa tapindahan. At tsaka yung mag-abang ng ano, sunset. So ito mga bangka dito, rental din ba ito? Meron po mga guest ko yan. Mas nung pag gusto nilang mag-rent, kinakausap lang po natin yung mga may-ari. Kung pwede silang rentahan. Ito katulad nito. So ayun, viewers, andito na kami ni Madam Gulay sa baybayin dagat. So ipapakita ko sa inyo yung pinaka-beachfront niya. So ayan guys, So ayan ang Seacube Beach House. So dito kami ni Madam Gulay. Madam Gulay, tanungin kita, katulad niya, nakikita natin ganito ang tubig ngayon. Nagro-roll, pwede bang mag-surfing dito? Depende po kuya sa ano nung tubig. Kasi po yung mga surfer, naka-ano po sila eh. Okay yung alon, papayag po sila. Okay. Pero pag hindi po, hindi rin naman po pumapayag yung mga surfing instructor. Lifeguard meron din? Meron din po. Okay. So para meron ng idea yung mga guests natin papasok ngayong summer, para hindi sila mag-alinlangan. Kasi, required talaga yan, number one yan. So, ayan o. Viewers. Ayun ang West Philippine Sea. Sarap ng hangin, viewers. Magandang hangin niya. So, kung di ako nagkakamali, Gulay, itong, kung ba, baybayin na natin, puro hanggang liw-liwa na yan, di ba? Ito po, diretso na po yan. Doon, mga nakikita mo mga bahay doon, mga resort na po. Yun. Kahit po itong mga nakapaligod po dito, mga beach resort na yan, ano? Ngayon dito yung lugar na ito, papunta na rin, Costal, Kabangat, papunta na yung Gotolan. So marami na rin ang beach na resort niya. So ito lang ay pinagmamalaki namin dito, no? Viewers, yung linaw ng tubig. Sariwa ang hangin. Kung makikita nyo ang buhangin dito, ayan, black sand and white sand. Halo, ayan. So, tara! Madam Gulay, so, siguro, dito na natin na tapusin yung vlog na to. Ayan na, viewers, ano? So, naipakita na namin ni Madam Gulay kung anong meron ng Seacube Beach House. Rentals, amenities, and night tour lang kayo tumatanggap? Opo, tumatanggap po kami ng walk-in, pero kasi po, kapag walk-in po, pag lumala pang reservation po, hindi po namin talaga pinupuntahan yung mga bedsheet, gano'n. Kaya nag-aantay lang po sila mga 30 minutes para lang sumalis, pag may nakalang. Okay, so viewers, ano? Dito na namin tatapusin ni Madam Gulay. Madam, dito ka sa tabi ko. Ayan, mag-invite ka na rin. Mag-invite ka na rin, lalo ngayon, nalalapit na ang summer. Mag-invite ka na rin. Love you, mga guys. Bisita na kayo dito, Seacube Beach House. Enjoy the summer. Located at Santo Niño. Located at Barangay Santo Niño, San Felipe, Zambales. Pwede rin bang ano dito, mag-tent? Ay, hindi po. Hindi pwede. Basta rooms lang. So ayun, narinig niya na. Tsaka bawal po dito sa amin ang video, okay? Tsaka monitor. Ayun, viewers, ano? Uulit ko.
Highly recommended ko sa inyo ang Seacube Beach House. Dito lang sa San Felipe. So, local tourists, pati foreign guests na rin, try nyo na isama dito sa Seacube at mag-enjoy kayo this coming summer. So, nararamdaman naman na natin yung init. Ito, di ba, Madam Gulay? Yes po. So, papaalam na kami ni Madam Gulay since naiinitan na. Talagang kumukunot na yung kanyang noo sa init. Ayan, magpapaalam na kami. Bye-bye, bye! Seacube Beach House located at Santo Niño, San Felipe, Zambales. May Facebook page sila. Search nyo lang. Seacube Beach House. Okay, guys, hanggang dito na lang. Okay, Madam Gulay? Okay pa. Okay, peace bump muna tayo. Ayan, peace bump muna kami. Okay, see you then.